Si Veronica Vanderhall ay 14 na nataong gulang na mag-aaral sa high school na may likas na rebelde, at hindi ako nagbibigay ng masamang ugali. Hindi siya nakikinig sa kanyang mga guro o magulang, madalas na nakikipagtalo sa kanyang mga kaibigan, at nakakakuha ng pinakamababang marka sa klase. Gayunpaman, hindi palaging ganito si Veronica. Hanggang 1 taon na ang nakalipas, siya ay isang masayahing mapagmahal, maalaga, at matalinong babae, na isa sa mga nangunguna sa klase. Ngunit noong mga bakasyon sa tag-araw, nakilala niya ang ilang mga bagong kaibigan, at nalaman ang tungkol sa mga problema sa ekolohiya tulad ng pag-init ng mundo, deforestation, at iba pa. Ngayon, si Veronica ay naging isang agresibong vegan. Nag-uudyok din siya ng mga regular na protesta sa kanyang paaralan, laban sa paggamit ng mga produktong hayop, plastik, at iba pang bagay na lubos niyang tinututulan. Ang lahat ng mga guro, estudyante, at maging ang kanyang mga magulang ay sawa na sa kanyang mga kalokohan. Gayunpaman, hindi gaanong mahalaga si Veronica. Naninindigan siyang ipilit ang kanyang mga ideolohiya sa ibang mga estudyante, gusto man nila o hindi. Sa kasamaang palad para sa kanya, isang araw, siya ay ipinatawag sa opisina ng punong guro at binigyan ng lektura tungkol sa kanyang mga mababang marka, masamang ugali. Hindi pa rin pinansin ni Veronica, at nagpatuloy sa pagiging matalino kaya sinuspinde siya ng punong guro ng hindi tiyak na panahon. Sa wakas, napagtanto ng spoiled na binatilyo ang bigat ng sitwasyon at sinubukang humingi ng tawad. Ngunit huli na. Nagpa siya na ang principal, at hindi na niya ito babaguhin. Mamaya sa bahay, si Veronica ay kailangang makinig ng isa pang sesyon ng panayam sa pagkakataong ito ng kanyang mga magulang. Ipinaliwanag nila kung paano siya ganap na nagbago noong nakaraang taon, at kung minsan, parang may kumidnap sa kanilang anak na babae, at pinalitan siya ng isang impostor. Binanggit din ng mga magulang kung paano sila nakikipaglaro noon sa kanila ni Veronica, pumunta sa mga lugar kasama nila, at kahit na magkayakap sa kanila sa gabi. Ngayon, anino na siya ng dati niyang pagkatao. Pagkatapos, ang ama ni Veronica ay naglabas ng isang pulyeto ng isang partikular na institusyon na pinangalan ng Miss Genevieve School for Difficult Girls. Na tila dalubhasa sa pagdidisiplina sa mga batang babae na may pagkakaiba sa panlipunang pag-ugali. Sa madaling salita, eksperto ang paaralang ito sa pagtuwid ng mga spoiled na babae. Tinitingnang mabuti ni Veronica ang pulyeto at sinabing ayaw niyang pumunta, gayunpaman, ipinaunawa sa kanya ng mga magulang na wala siyang masyadong mapagpipilian. Kinabukasan, dinala nila ang kanilang anak sa Miss Genevieve School for Difficult Girls. Parang Gothic Castle ang main building at ang principal ng school ay walang iba kundi si Miss Genevieve. Bukod dito, ang lahat ng mga mag-aaral ay may parehong nakakatakot na gupit at tila hindi sila normal. Pagkaraan ng ilang sandali, nakilala ni Miss Genevieve ang mga magulang ni Veronica at tiniyak sa kanila na didisiplinahin niya ang kanilang babae at pauwiin siya sa loob ng ilang buwan. Ibinunyag din niya na natuwid niya ang higit sa 1,000 mga batang babae sa panahon ng kanyang panunungkulan dito. Gaano man sila karebelde o mayabang, laging gumagawa ng paraan si Miss Genevieve para matulungan sila. Samantala, ang ina ni Veronica sa wakas ay nagdala ng tanong kung bakit ang lahat ng mga babae sa paaralan ay may parehong gupit. Sa isang nakakatakot na titig, sinagot ni Miss Genevieve na ang gupit ay extension lamang ng kanilang uniforme na nangangahulugan ng pagiging simple, pagsunod, at katapatan. Ayon sa kanya, ang batang isip ay isang espongha, at ang mga batang babae ay pumupunta rito na basang-basa sa masamang bisyo. Ang kailangan lang niyang gawin ay bigyan sila ng kaunting pisil. Sa sandaling yon, dumating ang isang batang babae na nagngangalang Heather Corbett at ipinakilala siya ni Miss Genevieve bilang kasama sa kwarto ni Veronica. Mabilis na ginayuma ni Heather sina MR at MRS Vanderhall sa pamamagitan ng magalang na pagbati sa kanila, ngunit hindi nagtagal, may ibinulong siya sa mga tainga ni Miss Genevieve. Ito ay lumabas na siya ay ratted Veronica out para sa isang chewing gum, isang bagay na mahigpit na ipinagbabawal sa loob ng lugar ng paaralan. Itinuro ni Miss Genevieve ang panuntunan at sinabihan si Veronica na alisin ang gum, gayunpaman, ipinakita ng huli ang kanyang pagiging swail sa pamamagitan ng pagdidikit nito sa malapit na poste. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis ang mga magulang ni Veronica at inihatid siya ni Heather sa kanilang silid. Ito ay isang madilim at madilim na mukhang silid na binubuo lamang ng 2 kama, isang mesa, at isang alarm clock. Habang naglalabas si Veronica, magalang na nag-aalok si Heather na tumulong, ngunit tinanggihan. Veronica then chastises her for ratting her out kanina. Hiniling din niya kay Heather na putulin ang aksyon dahil wala na rito ang kanilang katakot-takot na punong guro. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, binanggit ni Heather na sumusunod lang siya sa mga patakaran at patuloy niyang gagawin ito hanggang sa sila ay nasa loob ng lugar ng paaralan. Nagulat sa kanyang pag-ugali, nagpatuloy si Veronica sa pagre-relax sa pamamagitan ng pakikinig sa ilang musika sa kanyang MP3 speaker, ngunit kahit sa pagkakataong ito, nakikialam si Heather. Mabilis niyang pinatay ang speaker at binalaan si Veronica na bawal ang musika dito. Bago umalis, sinabi rin niya na, MR, bibigyan siya ni Welch ng bagong gupit. Kinaumagahan, nagising si Veronica ng 5 am sa pamamagitan ng kombinasyon ng alarm clock at Heather. Inaantok pa rin, nagbihis siya ng uniforme sa paaralan, at tumungo sa kantin, kung saan ang lahat ng mga babae ay nagsasaya sa kanilang almusal at nagkukwentuhan. Ang kakaiba ay wala sa kanila ang sumisigaw at tumatawa gaya ng karaniwang ginagawa ng mga normal na babae na kaedad nila. Lumalabas din silang mapurol at matamlay, na parabang mga robot. Samantala, pumunta si Veronica sa counter para sa ilang pagkain, ngunit nalaman na sausage, at sausage lang ang kanilang inihahain na bacon.
Nangangahulugan ito na kailangan niyang baguhin ang kanyang vegan lifestyle mula ngayon. Ang eksena pagkatapos ay pinutol sa klase kung saan ang isang lalaking guro sa kasaysayan, David, ay nagpapaliwanag ng iba't ibang mga kaganapan mula sa nakaraan kung saan ang mga bata ay sumuway sa kanilang mga magulang at pinarusahan. Lumalabas na sa paaralang ito, kahit na ang lahat ng mga klase ay idinisenyo upang mabrainwash ang mga mag-aaral na maging masunurin at magalang. Nalaman ni Veronica na napaka-false ng impormasyon at pinutol niya si David, na sinasabing ang mga bata ay may lahat ng karapatan na maging impulit, dahil ang kanilang edad ay ginagawa silang wala pa sa gulang at walang pakialam. Nang marinig ito, nagulat ang buong klase, dahil ito ang unang pagkakataon na may sumalungat sa kanilang guro. Gayunpaman, pinatahimik sila ni David, binanggit na malapit nang maging magalang si Veronica. Bago matapos ang klase, tinanong din niya ito kung bakit hindi pa siya nagpapagupit. Ilang sandali pa, gumagala si Veronica sa playground nang tawagin siya ni Miss Genevieve sa kanyang opisina. Sa pag-abot, napansin niya ang barbero, si Emmer Welch, na naghihintay sa kanya. Nakapagtataka, sinimulan niyang sukatin ang kanyang ulo at tinanong pa ang kanyang edad, isang bagay na talagang hindi kinakailangan para sa pagpapagupit. Matapos itala ang lahat ng mga detalye, binanggit ni G. Welch na hindi siya makakapag-book ng appointment sa paggupit hanggang sa susunod na linggo dahil siya ay lubos na abala sa mga susunod na araw. Gayunpaman, nang ipilit ni Miss Genevieve, kinansela niya ang isang appointment at nangakong magpapagupit si Veronica sa susunod na araw. Sa puntong ito, napagtanto ni Veronica na may mali talaga sa paaralang ito. Kaya naman, sa hating gabi, habang natutulog ang kanyang kasama sa kwarto, iniimpake niya ang kanyang mga gamit at naghahanda upang makataka sa paaralan. Ngunit sa sandaling makalabas siya sa pangunahing pinto, pinigilan siya ng isang kapwa-estudyante na nagngangalang Claire. Nainihayag na hindi madaling makataka sa lugar. May mga dekuryenteng bakod na nakapalibot sa paaralan at sa kalsada, ilang gwardya ang laging nagpapatrol. Kasunod nito, nagpakilala ang dalawa at dinala ni Claire si Veronica sa kanyang silid. Doon, ipinakita niya sa kanya ang mga sketch ng dalawang dating estudyante na tila sinubukang tumakas ngunit nahuli. Nakalkula na nila ang lahat ng galaw ng mga gwardya, ngunit sa kabila nito, nahuli pa rin sila. Pagkatapos ng paghahayag, sinabi ni Claire kay Veronica na wala na siyang mahabang oras. Dahil naka-schedule ang kanyang gupit sa susunod na araw. Inaangkin niya na ang paggupit ay ang nagpapabago sa mga mag-aaral sa mga mapurol na robot. Halatang naguguluhan si Veronica sa lahat ng ito, kaya nagpa siya si Claire na may ipakita sa kanya. Inakay niya siya sa isang lihim na lagusan, at hindi nagtagal, nakarating sila sa isang silid kung saan naroroon sina Miss Genevieve, Emmer Welch, at isa pang estudyante. Ang estudyante ay nakatali sa isang upuan at paulit-ulit niyang hinihiling na palayain, ngunit si Miss Genevieve ay unfazed. Ang tanging sinasabi niya ay huwag kang mag-alala anak, magiging magalang ka nang wala sa oras. Pagkasabi nito, inutusan niya ang barbero, Dear Welch, upang simulan ang proseso. Habang ang nakatali na estudyante ay sumisigaw sa takot, nilagyan niya ng kakaibang helmet ang ulo nito at sinimulang bigyan siya ng gupit. Maya-maya pa ay napalitan na ang kanyang hairstyle, pati na rin ang kanyang ugali. Ang batang babae, na suwail, mayabang, at masungit ilang minuto lang ang nakalipas, ay naging mahinahon at magalang na. Sa wakas ay naunawaan na ni Veronica na nakatingin sa malayo kasama si Claire. Kung paano itinutuwid ang mga estudyante dito. Samantala, isiniwalat ni Claire na nabali niya ang kanyang ulo noong bata pa siya, at kailangang ilagay sa loob ng kanyang ulo ang isang metal plate bilang pag-iingat. Ang plato na ito ay tila nagligtas sa kanya mula sa pagiging isa sa mga mapurol na estudyante noong nagpagupit siya noong nakaraang taon. Nang maglaon, habang patuloy na nag-uusap ang dalawa, binanggit ni Claire ang dahilan kung bakit ayaw niyang tumakas. Siya at ang kanyang kapatid na babae ay parehong dumating sa paaralan sa parehong araw. Ngunit siya lamang ang nagpapanatili ng kanyang katinuan. Ngayon, kung aalis siyang mag-isa, natatakot siyang mapahamak ni Miss Genevieve ang kanyang kapatid. Nang marinig ang lahat ng ito, nangako si Veronica na makabuo ng isang plano upang palayain ang lahat ng mga estudyante mula sa spell na pumipigil sa kanila. Kinaumagahan sa kantin, sinubukan niyang hikayatin ang mga estudyante na maging rebelde sa pamamagitan ng pagsipol, ngunit nauwi sa pagsaway ni Miss Genevieve. Sa kanilang pag-uusap, aksidenteng isiniwalat ni Veronica na nasaksihan nila ni Claire ang gupit session ng isang kapwa-estudyante. Nagagalit ito kay Miss Genevieve at nangako siyang babaguhin si Veronica para sa ikabubuti sa gabi. Pagkalipas ng ilang oras, isang takot na Veronica ang sumugod sa kanyang nag-iisang kaibigan, Claire's room. Only to find that she got a brand new haircut. Lumalabas na pagkatapos na hindi sinasadyang ibunyag ni Veronica na sila ay nag-espya kay Emmer Welch noong isang gabi, nilapitan ni Miss Genevieve si Claire, tinanggal ang metal plate sa ulo, at nagpagupit. Ngayon, siya ay walang emosyon at mapurol gaya ng lahat ng ibang estudyante. Dahil dito, nawala na ang tanging pag-asa ni Veronica na makatakas sa kahabag-habag na paaralan. Nang maglaon, nahiga siya sa kanyang kama, naghihintay na kunin siya ni Miss Genevieve at palitan siya ng tuluyan. Samantala, ang kanyang kasama sa kwarto, si Heather, ay dumating at binanggit na oras na ng hapunan kaya dapat silang pumunta. Gayunpaman, wala sa mood si Veronica. Sa halip, nagsimula siyang magsalita tungkol sa mga araw ng kanyang pagkabata kung saan masaya siya noon at walang pakialam sa kung ano ang nangyayari sa mundo. Pagkatapos ay tinanong niya si Heather tungkol sa kung ano ang pakiramdam ng mamuhay ng boring at kontroladong buhay, ngunit tulad ng inaasahan, hindi naiintindihan ng huli ang isang salita na sinasabi niya.
Sa kabila nito, nagpasya si Veronica, na bigyan ng regalo ng pamamaalam ang kanyang kasama sa kwarto. Inilabas niya ang kanyang MP3 speaker, at iniabot ito kay Heather, na hindi nakaimik sa buong encounter. Sa background, maririnig ang ilang static na ingay, na nagpapahiwatig na sinusubukan ni Heather na alalahanin ang kanyang mga nakaraang alaala. Bigla niyang pinindot ang isang buton sa speaker, at nagsimulang tumugtog ang isang pop song. Sobrang sakit ng tenga ang nararamdaman ni Heather, dahil sa musika, ngunit ilang sandali pa, ay kumalma na siya. Nakapagtataka, nanumbalik ang kanyang katinuan, at lahat ng mga alaala na mayroon siya, bago ang paggubit. Sa katunayan, hindi na niya maalala kung paano siya napunta sa paaralang ito. Ito ay lubos na ikinatuwa ni Veronica, dahil sa wakas ay nakahanap na siya ng panlunas sa mga may sakit na estudyante. Kaya naman, nang hindi nag-aksaya ng oras, nagsimula siyang magplano ng isang bagay kay Heather. Pagkaraan ng ilang sandali, pumunta siya sa opisina ni Miss Genevieve, at binanggit na handa na siya para sa gupit. Ang dalawa pagkatapos ay tumungo sa barbershop ni MR Welch, ngunit habang nasa daan, si Veronica ay nagbago ng kanyang saloobin at nagsimulang insultuhin si Miss Genevieve. Kasabay nito, sinanyasan niya ang kanyang kasama sa silid na simulan ang kanilang plano. Si Heather, na nasa opisina talaga ni Miss Genevieve, ay inilabas ang MP3 speaker at inilagay ito sa tabi mismo ng isang mikropono. Pagkatapos, binuksan niya ang speaker at ang parehong pop na kanta mula kanina ay nagsimulang sumabog mula sa lahat ng mga device ng anunsyo sa paaralan. Sa una, ang lahat ng mga mag-aaral ay lubos na naapektuhan ng musika, ngunit sa lalong madaling panahon, sila ay nagiging kanilang tunay na sarili. Claire, na nasa kantin, sa wakas ay nagkasundo sa kanyang kapatid pagkatapos ng isang taon. Sa huling eksena, lahat ng mga batang babae ay lumabas sa palaruan, sumisigaw at nagsasaya tulad ng ginagawa ng mga normal na teenager. Sinubukan ni Miss Genevieve na utusan sila pabalik sa loob ng kanilang mga silid, ngunit hindi ito nagtagumpay. Dahil nasira na ang spell, ang mga batang babae ay ligaw at walang pakialam gaya ng nararapat. Natapos ang pelikula nang tumakbo ang lahat ng estudyante, kabilang sina Veronica, Heather, at Claire, patungo sa exit gate ng paaralan.